So hello po, my name is Shella Maria Esera from the section of Pre-Cream A2-1. So our topic for today is prevention of toxicity. But before we start our topic, let's proceed muna sa ating objective. Objectives: at the end of the lesson, the student should be able to, number 1, identify the different types of poisons and poisoning. Number 2, explain the sign and symptoms of poisoning. Number 3, describe the ways how someone can be poisoned. And number 4, discuss the way for the elimination of poison in the body of unconscious and conscious person. So ano nga ba yung poison? Poison is any substance that can cause severe damage or death. So ito yung substance na na-expose sa ating mga tao o sa animals. Which is, ang example natin dyan is yung mga chemicals or ina-apply ng chemicals tulad ng household cleanser or yung mga pesticide na ginagamit natin sa mga animals and sa mga hayop. So, ayan yung poison. So, next naman is yung poisoning. Poisoning is a injury or death due to swallowing, inhaling, touching, or injecting various drugs. So, example natin dyan is yung kapag yung poison ito yung resulta ng poison kapag na-expose tayo. Halimbawa na lang dyan sa example, which is kapag nalunok natin or ininom natin yung poison na bagay, which is nagre-resulta siya ng maaari tayong masuka or even death. So, ayan yung poisoning. So, next is types of poison. Meron tayong types of poison, which is apat siya, which is yung una is microbial poison, animal poisons, plants poison, and synthetic poison. So, simulan natin sa microbial poison. Yung microbial poison is pinuproduce siya by the microscopic organs, which is yung bacteria and fungi. Yung bacteria and fungi is nakukuha siya sa pagkain, which is yung mga kinakain natin na halimbawa na lang is yung ulam, yung kanin, or yung mga frutas, or yung mga junk foods. So, yan yung microbial poison. Then, sa animal poison is natatransfer naman siya by the bites and sting. So, ayan. Then, next is yung plants and synthetic poison. Sa plants naman is yung amoy niya na nalalanghap nating mga tao. So, yun, doon natatransfer yung poison ng plants. And then, sa synthetic naman is ito yung most poisoning kasi ito yung ginagawa ng mga chemists, which is example niyan is yung household cleanser, pesticide, yung mga cosmetic, fuel, or gamot na ginagamit natin sa bahay. So, yan yung synthetic poison. So, next is yung sign and symptoms of poisoning. Kapag ang isang tao ay na-expose sa poison, ang magiging sign at symptoms niya ay una is diarrhea and vomiting, which is yung pagtatae at pagsusuka. Then next is yung cramps and rashes o yung pagsasakit ng sikmura or yung mga rashes sa buong katawan. Then next is yung pagbabago ng kulay ng balat or skin color or empty bottles of pills or kapag meron kang nakitang empty bottles, lalo na kapag ang isang tao ay na-poison, dahil doon, meron dong nakasulat or direction kapag ang isang tao ay na-poison. Meron dong direction kung paano mo gagawin, kung anong gagawin mo. So, ayan. Then, next is yung dizziness or fever. Yung pagkahilo at lagnat. Meron ding isa pang symptoms ng poisoning, which is yung pagkakawalan ng hininga or yung pagkahina ng hininga. So, yan yung sign and symptoms of
poisoning. So, bakit nga ba ang isang tao or bakit nga ba ang mga tao ay napo-poison? So, isa lang sa mga dahilan dyan is yung apat na tatalakayin natin, which is yung swallowing, inhaling, injecting, and skin contact. So, simulan natin sa swallowing. So, sa swallowing, is ang example natin dyan is yung foods and yung drinks, which is sa food is kadalasan tayong nami-misunderstand sa pagkain. Dahil, lalong-lalo na kapag sa foods and sa drinks is hindi natin malalaman kung ang isang pagkain o ang isang inumin ay may poison. So, sa mga criminal investigations, karamihan or marami sa mga cases is yung mga tao na napo-poison na hindi nila alam. So, dahil dun sa pagkain na kinain nila or ininom na drinks is hindi nila alam na may poison pala yun. So, nagko-cause yun ng pagkamatay or even ng pagkahilo or kung mababa lang yung poison na nilagay sa pagkain. So, yan lang yung isa sa dahilan kung bakit ang isang tao ay napo-poison. So, next is yung inhaling. So, ang example natin sa inhaling is yung flower or yung smoke. Which is, yung smoke kasi, kapag naamoy mo yan, lalong-lalo na kapag nasa kulob ka na area, is hindi ka pa makakalabas. Is isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay napo-poison or maaari siyang mag-cause ng pagkahimatay or something na pagkamatay. So, iyan lamang yung isa sa mga dahilan kung bakit napo-poison din ang isang tao, which is yung inhaling. Then, next one is yung injecting. So, ang example natin dyan is yung syringe, which is yung drugs na tinuturok, and then yung bites ng animals, which is sa mosquito. So, sa drugs kasi na tinuturok is kadalasan is dahil yun sa medical purposes or even sa sobrang addict pa siya sa drugs na tinuturok. So, isa na rin sa mga nagiging epekto niyan is maaring napopoison ng isang tao, lalong-lalo na kapag namali yung nilagay or even na mas mataas yung nilagay na gamot. So, yan lamang yung isa rin sa mga dahilan kung bakit napopoison ng isang tao by injecting. So, next naman is yung skin contact, which is, ayan, ang example natin dyan is yung mga products, yung mga detergent na ginagamit sa household. And then, yung animals na kung saan, yung mga animals na very dangerous or may poison. So, isa sa mga dahilan din kung bakit napopoison ang isang tao dahil sa napapadikit sila sa mga bagay na hindi nila alam na poison yon. Then, doon sa mga products na pang linis ng bahay is isa na rin sa mga nagiging epektuhan yan is yung mga bata. Which is, yung mga bata kasi is hindi nila alam kung ano yung pinaglalaroan nila. Which is, yung pala ay masama sa kanila. Dahil, kapag na padikit lang sila sa isa sa mga detergent na yan is maaaring magkaroon ng rashes or something na masunog yung balat nila. So, iyan din yung isa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao or kung bakit ang mga tao ay napo-poison sa skin contact. So, iyan lamang yung apat na dahilan kung bakit napo-poison ang isang tao, which is yung swallowing, inhaling, injecting, and skin contact. So, next is ways for the elimination of poison in the body of unconscious and conscious person. So, simulan natin sa conscious. So, unang gagawin natin is manatili lang sa tabi niya kapag nakakita tayo ng conscious na tao. Lalo na pag ito ay na poison. So, step 2 naman is hihikayatin natin siya na ilabas yung mga natitirang poison kapag ang isang tao or yung nakita nating tao na poison is nilunok niya yung poison. So, ayan, hihikayatin natin siyang ilabas yung natitirang poison sa lalamunan niya or sa bibig niya. Then, kapag ang isang tao naman ay sa balat niya na-expose yung poison, ang gagawin natin is huhugasan yung buong katawan niya. Tatanggalin natin yung mga contaminate na materials tulad ng mga damit niya.
para hindi mas lalong kumalat yung poison. So gagawin natin to hanggang sa 15 to 20 minutes. Pero syempre gagamit tayo ng gloves para hindi tayo makontaminate sa poison. So iyan yung gagawin natin sa conscious na tao kapag ito ay na-poison. So doon naman tayo sa unconscious kung anong gagawin natin. Step 1 is kapag nakakita tayo ng unconscious na tao, kakausapin natin siya, which is ang gagawin natin is kung okay lang ba siya. Kapag hindi nag-response yun, sasabihin nyo lang na manatili sa tabi nyo habang iniintay yung medical help, which is yun yung gagawin natin sa step 2. Kapag alam mo yung gagawin, kapag hindi pa dumarating yung medical help, is pwede mong gawin yung recovery position, which is yung nakikita nyo sa picture. Then step 3 is kapag may lumalabas na suka sa bibig ng isang tao, syempre kailangan pupunasan mo siya. Pero gagamit ka ng malinis na tela para hindi ka ma-contaminate sa poison. And then dapat yung ulo ng biktima is naka-ob-ob or nakatagilid para yung suka niya is mailabas niya para hindi niya to malunok ulit. Then wag natin siyang bibigyan ng pagkain or maiinom para hindi lalong lumala o hindi niya malunok lahat yung poison at hindi kumalat sa buong katawan. So next is kapag wala ng sign of life or breath, ang gagawin mo is sasagawa mo na yung CPR. Pero dapat alam mo yung paggagawa nan para hindi mas lalong lumala yung sakit or yung nararamdaman nung unconscious. So ayan yung step ng gagawin sa unconscious and conscious person kapag ito ay na poison. So ayan, natalakay nating lahat sa ating title na Prevention of Toxicity. My name is Shella Maria Estrera from the section of Drink Cream A2-1. Thank you.